Good morning everyone! Welcome or welcome back to Mommy V's Garden. Update lang po tayo today kasi medyo ilang araw na akong hindi nakapag-upload ng video. So, update ko lang kayo kung ano yung ginawa ko sa garden this morning. Ayan, nakapagdilig na po ako. Since sobrang init ng panahon ngayon, nagdidilig ako twice a day. Sa umaga, early morning, like 6 o'clock to 7 o'clock in the morning. Tapos, nagdidilig din po ako pagdating ng hapon naman or yung maggagabi. Between 6 o'clock to 7 p.m. naman. Kasi, kailangan natin diligan talaga yung mga halaman ngayon ng 2 beses sa isang araw para hindi sila matuyo. So, ito rin yung bigyan ko rin kayo ng update dun sa mga pinropagate natin, itong mga philodendron lemon lime. Yan, ang dami na nila, pinagsama-sama ko sila dito sa isang side, sa isang sulok, katabi ng ating burl max, ng ating palmera, para medyo nakocoveran sila kasi ayaw ng philodendron lemon lime ng direct sunlight or sobrang init na nasusunog po yung mga dahon nila. Ayan, so dito naman sa side na to, pakita ko sa inyo yung ating mga lucky plants. Meron din tayong water plant. Ito oh, itong water plant na to, ang dami niyang mga babies. Actually, pinagka-cut ko na po ito kasi pumakit na yung dahon nung dating water plant. Nung kinat ko, yun, may mga sumibol na ng mga bagong dahon. Tapos, linipat ko yung ating mga aglonema. Ayan, ipakita ko sa inyo itong ating red emerald. Itong red emerald ko, 2 pots na lang po yung natira. Ito yung isa. Ayan. Okay naman siya so far kasi nakita ko yung nangangain ng dahon niya. So, natanggal natin yun. And itong isang pot na to, oh, tignan nyo yan. Dati, isa lang yung dahon nito. Ngayon, magtatatlo na yung dahon niya. So, nakaka-recover na po itong ating red emerald na to. Lalabas na yung kanyang pangatlong dahon. Ayan, di ba? Nakakatuwa. Ang ganda pa naman ng red emerald. Ayan, ito na lang po yung mga natitira sa mga aglonema ko. And I'm happy that they are surviving really well. Ang isa sa na-challenge ako na alagaan or paramihin yung mga orchids. So, ito po yung status ng orchids natin ngayon. I think ito yung binigay ni Sis Meld's Diary. Yung hawak-hawak ko kanina. Tapos, meron akong siguro mga 3 or 4 pots na orchids. Pero, hindi pa po sila namumulaklak ulit. Ang ating black velvet naman, na matay sila, yung mga dahon, natuyot, nasa dormancy stage. Pero hopefully, magkadahon sila siguro in a month or two. So, wag lang natin tanggalin yung mga pinakaugat o yung pinakabulb nila. Tapos, ito yung aking pot na halo-halo yung mga halaman. So, as you can see, very fresh looking naman po lahat ng mga plants na dito sa ating pot na yan. And madalas nyo namang makita itong ating variegated money plant. Ang dami na niyang dahon. Nakakatuwa po ito kasi ang bilis lumaki. So, ganun din itong aking isang rubber plant dito. Itong pineki. Ayan, no? Dati sabi ko dwarf rubber plant kasi ang liit po niya nung binili ko ngayon, no? Multi-branch na siya. Ayan, ang ganda ng kanyang leaf patterns. Then, meron tayong Chinese bamboo dyan. Meron pa tayong isang malaking halaman dito. Green emerald yata ang tawag dito. Or, sorry, hindi ko ma-recall yung pangalan niya. Ito, gustong-gusto ko na po yung i-propagate. O, tignan nyo. Mukhang pwede na siyang i-propagate. Medyo natatakot pa ako na i-propagate siya. But, soon. It's either ipopropagate ko yan or itatransfer ko siya sa mas malaking pot para mas lumaki pa po siya. Ang ganda rin ng dahon nito. Maganda siya sa malaking garden. Tapos may bago na naman siyang dahon, no. Ang ganda rin ng ng kulay pag bagong dahon, yung baby leaf.
Tapos itong ating peace lily, ayan, matagal bago bumuka yung kanyang bulaklak, no, yung peace lily natin. Baka siguro mga isang linggo pa bago natin makita in full bloom itong kanyang bulaklak. Ay, eto nga pala yung ano, yung update sa aking hydrangea. Actually, namatay po yung ano eh, yung dati kasi malaki na to, no? Namatay yung mga, natuyot yung mga dahon nun. Pero buti na lang, tumubo ulit. May mga umusbong sa baba. Ito yung ating rubber plant Melanie. Hindi pa rin siya ganun nakaka-recover. And, ito pa pala yung isang hydrangea natin, oh. Ayan, tumubo yung isang cutting na sinuksok ko dito sa pot na yan. Gusto ko talagang mapabulaklak tong hydrangea natin. Tapos ang isa pa na gusto kong i-update sa inyo, itong mga tea plants. Ito yung mga pinagka-cut ko po, no? Pinrun ko. Kita nyo naman, maganda talaga pag kinakat natin yung mga tea plants, lalo na pag leggy na sila, kasi uusbong at uusbong po yung mga bagong dahon nila. Ayan, lahat yan kinakat. Kinakat ko ang mga tea plants pag nagiging leggy na, kasi hindi na rin po magandang tignan, no? Pag ang haba-haba nung ano ng stem niya, tapos yung dahon nandun lang sa dulo. Pag gano'n na yung itsura, ikat nyo lang po. And in a few weeks time, sisibol at sisibol yung mga dahon nila. Ayan. Maganda kasi ang tea plant pag compact, yung pag madaming branches, tas madami rin mga dahon. Then lastly, ang ginawa ko kanina is lininis ko itong mga steps natin. Ayan. Lininis ko po yan, binabrush ko yan. Hindi naman regular, basta pag nakita ko na madumi, ito po yung gamit kong panlinis. Bumili ako ng brush na may handle para hindi masakit sa likod. Kahit medyo nakatayo ka, ibabrush-brush mo lang yan. Kailangan po itong linisin para hindi magkaroon ng lumot. Kasi pag nagkalumot, madulas, medyo delikado yon. Lalo na pag nagtag-ulan. Kaya importante na nalilinisan yung mga steps dito sa ating small garden. So, yan po yung buong activities na ginawa ko sa garden natin this morning. Siguro magpo-propagate ako ulit next week. May mga kailangan na rin tayong i-propagate. But for now, yan lang yung gusto kong i-update sa inyo. I just want to share with you yung mga activities na natapos ko dito sa garden natin early this morning. So, thank you everyone for tuning in to Mommy Liz Garden. Thank you for supporting my small channel. Thank you sa mga channel members, sa mga silent viewers, and to all of you who are watching my videos. Thank you, and see you again on my next vlog. God bless! Bye-bye!